Gabi po mga kaibigan. Ito po nyo to. Mikuni oil pump. Ayan po. Nakita po nyo yung loob. Ayan, nakita po nyo yan. Ito po yung oil pump po ng Mikuni. Ito po yung butas na yon. Yun po yung galing dito. Ito po yung pasok ng tuti. Ayun po yung itim na butas. Ito yung pasok ng tuti. Okay po. Bababa po yan. Dito yan. Nakita po nyo ito. Dito po yung papasok yung tuti. Bababa po yan dito. Bababa po yan dito. Dito po yan, diretso. Tapos ito po yung bleeder. Ayan po yung may bleeder yan. Bleeder. Wala kita po yung bleeder. Ayan po. May butas po yan doon. Akit po yan doon. Yun po yung out. Yung labas po ng ating tuti oil. Yun po ang labas ng ating tuti oil. Okay po. Okay. Yan na sabi oil pump ng HT3. Yan nakita nyo. Paano gumana yan? Palimitan, ang nangyayari dyan, kinatagalan. Nakita po nyo ito. Dito po yung naka-insert. Oh. Yan po. Yan, yan po yung naka-insert. Tapos, ito pong o-ring na ito, ito po ang pinapalitan dyan. Yan po ay tumatagas kahit hindi umaandar. Gumang yan, yung o-ring na yan. Ang problema, hindi nyo ito mabubunot. Hindi nyo ito mahihila. Siguro, mahihila nyo rin ito. Mahihila nyo ito. Tama. Mahihila nyo yan pagka... nag-disengage na kayo nito. Ito po yung barrel. Yung barrel nito yan. Ang pinakang... ito po yung pinakang barrel. Ito po yung again. Yan po yung nakaganyan. Ito po, kumbaga, ipagpalagay nyo nasa loob siya. Ayan po. Iniikot po yan ito. Ito, yan may... ayan po. Meron din po siyang ano, o-ring. Meron din po siyang oil seal. Ito po niya. Ayan, siya na po at medyo malabo lang. Okay po. Tapos may sliding washer po yan. Ayan po. Tanso po yan. Brass o tanso. Doon po yan nakalagay. Doon. Doon po yan. Sliding washer po nyo yan. Dito po yan sa tapat nito nakalagay. Sa loob. Doon sa loob yan. And ito po yung barrel. Na ipinapump po yan. Pinapump po nyo yan. Yan po. Magkakalagay po nito. Spring. Tapos ito po. Ito po yung tsura nyo. Purpose po nito paano ba ano na habang ito po iniikot itong gear na ito, pero ang mag-iikot po rito is ito, itong plastic gear. Okay po, yan po ang mag-iikot yan, magda-drive. Tapos may mga ano po yan, ayan po, may thread pag umiikot po yan, mataya kung counter or clockwise yan or ano yan, iikot yan yan po sa loob ng ano. Okay. Iniikot po niya ng iniikot. Magkakaroon po yan ng ano. Papasok po rito ang tuti. Ngayon, para mag-pump ang tuti pataas. Pataas ha. Ito po ang magsisilbing tagatulak. Ito po nyo to. Yan po. Diba pag pinihit mo po ang gas cable natin, umaangat yan. Yan po yan o. Umaangat. Siya po ang magtutulak niyan. Para po ang mangyari dito, gaganin po yan o. Umiikot po yan, di iniikot po dito sa gitna. Pag hinila po nito yan, ito po, hinila po nito ng cable. Ang mangyari po rito sa ating ano dito, sa, dito po sa side na ito, bobomba po yan. Ayun po.
Okay po. Pag bumaba po yan, ipupush niya po yan. Dito po lumalabas yung oil, yung tutti oil. Yan po. Dito po lumalabas, paakyat doon. Pakita po, padiretso na po yan dito sa ating ano. Dito po yan. Ipipit po niya yan. Ipipit po niya yung rotary valve, yung crankshaft bearing. At the same time, akit na po yan dyan. Okay? So, ayan ang oil pump natin. Pero, ano na to eh, masikip na ho kasi ito eh. Pag ipinasok mo ito, paglalabas ho nito, ipapasok mo lang ito ng ganito eh. Ayan po. Papasok mo po lang yan. Pagpapasok po niya yan, masikip na ho eh. Parang naging ano na po ito eh. May tawag dito eh, yung naging kumurumpong na eh. Ayan po. Kumurumpong na po eh. Pag pinapasok mo, maganit na maganit na eh. Maganit na maganit na. So, at least nakita po ninyo kung paano yung function ng oil pump. Diba ho? Ganyan yan eh. Tapos, sabi nila, ito naman, minsan sabi nila, nagkakabaliktad daw ito eh. Pero may guide ho ito, hindi ho siya didikit. Hindi ho siya didikit kung magkabaliktad man. Pero sabi nila, pero ito, okay? Hindi nga kakabaliktad dyan eh. Sabi nila, napuput-put din yan dito, sabi nila. Pero, hindi naman yan, takip lang yan. Okay. Ngayon po, pag naikabit nyo na po yan, okay? Yung bleeder, hindi pwedeng hindi kayo magbi-bleed kasi po may hangin po yan, may hangin po yan ang galing po sa mismong ano, oil pump. Okay po, balik ulit tayo. Okay po, ito po ang oil pump. So, importante po ito syempre, oil pump. Pero yung ating pong pangarera ko po, hindi na po ako gumamit nito. Tinakpan ko na po yan. Okay po. Hindi na po ako nagamit ng oil pump. Pero ang mas mataas po ang templada ng tuti natin. Hindi po tayo nagtitipid. Hindi po tayo nagtitipid sa tuti. Okay po. Talagang sabi nila eh. Pagit lang po. Sabi nila. Sabi nila, ano eh, huwag masyado. Pero, pag po panlaro, eh, kailangan po madami. Ito ang gamit ko ang tuti. Hindi po naman natin pinopromote to, pero mas reliable po ito para sa akin. Petron tuti. Yung pong sabi nila, tuti, power burn daw ito. Power burn. Ito, ito naman yung ratio niya eh, pero hindi ko sinunod ang ratio nito eh. May ratio yan. Pero hindi ko po sinusunod yan. Mas madami po ako maglagay ng tuti. Opo, sa ating panlaro. Okay po. So, huwag niyong kalimutan doon sa mga ating mga pan-tricycle, pang-biyahe, na gumagana pa ang oil pump, lagyan niyo i-bleed para po mawala yung hangin dito sa loob nito. Okay po? Sa loob nito. Minsan sabi ng iba, patakawin daw eh itong oil pump. Ito, nakita po nyo ito, may marking eh. Ayan, may marking po yan eh. Ayan po, yung guhit. Tapos nakatapat po yan doon sa guhit na yon. Okay po. Dapat po yan. Yan po yung stock, standard. Okay po. Pero ang bomba lang nito eh, kung kailan mo binuksan, ganyan, pabukas yan eh. Mas napapump niya yung itong cylinder na ito, napapump niya yan. Opo, mas napapump niya yan. Umiikot yan eh. Kaya lang yan mapapump. Ayun po, nakita po yung ibang height. Isang medyo paalon, pataas, pakyat oh. Ayan po, pakyat. Umiikot lang po yan. Pag bumaba, syempre, di lulubog. Pag kumangat doon, tutulak niya yan. Tutulak niya yan, pump. Yan po lang, gawa ng ating mekunik. Ganyan lang yan. Mabahagya lang yan, hindi naman ganun kalakas. Kasi yung butas na ito, ito po yung lalabas. Yan po nakita nyo. Umiikot yan ang umiikot. Yan lalabas yan. Akin yan doon. Okay po. Ito po ang
ito natutunan ko kay ano, kasi hindi man talaga tayo ano, baklas kabit lang tayo mga paps. Ito po ang natutunan ko kay Sir Master Kevin Vergeron, one of the famous mechanic in USA, Massachusetts. Sabi niya, hindi ko kasi kaya i-translate sa English, may na tayo sa English mga paps. Sabi niya, importante ang oil pump. Dapat nyo lagi napapagana to. Yan, sabi niya, kasi kung imimix nyo yan, ipipremix nyo yan, sabi ni Sir Kevin Bergeron. Sabi ni Sir Kevin, pag ipipremix mo, ibig sabihin, hindi nyo pinagana, nakahalo sa fuel tank, imix yan. So, ang mangyayari po niyan, paano, nakita po nyo yan. So, hindi niya malulubricate ng maayos yung inyong rotary valve. Okay po? So, hindi niya malulubricate talaga. Kaya, importante, nagana ito, then mag-mix po kayo sa tangke. Mag-mix po kayo sa tangke. Okay po? Pero ang sabi ni Sir Bergeron, mas maganda ito nagana. Much better or best kung nagana ang inyong oil pump. Kesa maghalo kayo, mag-mix kayo. Kasi mas maiingatan, kung gumagana po ito, mas maiingatan nyo ang rotary valve. At yung crankshaft bearing. Mas, ang sabi niya is ano eh. Okay po, pasensya na po, may bumili. Ito po, pag hindi po ito gumagana, at kayo po ay mix lamang sa tangke. Ito po ang sabi ni Sir Kevin, may master. Di ba po, mix nyo lang yan. Pag pumasok po ang tuti dyan, imbis na malubricate nyo ng maayos ito, itong rotary valve, itong crankshaft bearing, hindi niya malulubricate ng matino, ng maayos. Di ba po? Kasi, ang tendency nung hano, ang tendency pag nilagay mo sa carburetor, isang panyak pa itaas agad eh. Di ba? Isang panyak pa itaas. Unlike na dito siya nanggaling sa dito sa oil pump, papasok siya rito sa puntos na ito, yun, tuloy-tuloy yan, papatak yan dito sa ilalim, sa may tayo ng rotary valve, hahampasin yan ng rotary valve, i-slice yan ng rotary valve, okay po, i-slice niya yan, para ipasok niya rito, i-lubricate niya ng maayos na maayos ito, maayos na maayos ito, ng tuti-tuti oil, okay po, kasi kung unlike na sa carburetor, naka-premix, yung pasok dito, diretso iaangat niya yan. Hindi nyo ito maayos na malulubricate. Okay po? Ayan. Okay po, para tumagal lang yung rotary valve and then yung crankshaft bearing po ninyo. So, dapat maayos ang inyong oil pump. Yan po, yan po lang oil pump. Kaya-kaya nyo po itong baklasin eh. Diba po? So, yan po, na-share lang natin. In reverse of order of removal namin, pag binapas nyo, kung saan nyo binaklas, doon din ang balik nyan. Okay po. At salamat po sa ating masusugid na YouTube friends na walang sawang nanonood ng ating mga videos. Thank you po. At lagi na eh, nagpapa-thank you po tayo kung natin kayang kalimutan. Yan. Okay po. May next project po tayo, pero ano to, susukatin ko lang ito eh. Ito po. Ito ang DT125. Ano lang po ito, bakakin natin, video din natin, para ma-share din po natin sa inyo. Alam na rin po ito ng ating mga ano, magagaling na mekaniko, mga master ng Yamaha DT125. Opo. Okay po. At salamat po ng maraming maraming. Thank you po, mga kaibigan. Shoutout po sa aking mga boss sa Cubao. Opo, nung walang sawa. Opo, sa Cubao. At sa dito po sa aking mga friends sa Infanta Quezon. Thank you po. At Sir Kevin, thank you. Sir Kevin. Thank you po ng maraming maraming. Kuya, no? Yung barrel. Pasok nyo po yan.
ano na po ito, medyo problema na po ito ha. Malambot lang dapat po ito papasok. Malambot lang po ito, pero medyo medyo may kaganitan na po eh. Kasi po, nakita po nyo yun. Yun po. Okay po. Kasi yun po yung may gear. Ayun po. Kasi ito po yung, ano, yung washer. Nandun po sa gitna yun. Shoot nyo lang po. Ayun, makita nyo. Yun siya na po, medyo malabo lang. Ito po ang kasunod. Pwede yung palitan ng o-ring yun na bago. Oil seal. Set nyo po doon. Oh. Pag isusuot po nyo yan, putin nyo lang po. Ayan o. Oh. Tulak nyo po. Pag iniikot nyo po yan, nakita po nyo, umiikot na yan o. Oh. Yan po, nakita nyo. Medyo malabo lang. Pero ayan, nakita po nyo. Iniikot natin ito. Ayan po, umiikot to. Okay po. Tapos ang kasunod po nyan, ito. Ito po. Yung pong push pump. Spring po muna. Spring po. Kasi ito po, push pump. Ito po yan. Ayan po. Ayan po yung o-rings. Kasi ito po yung takip. Ito po yung takip nyan. Ayan po. Yo, what's up? Ayan po. May ikaw ba po? Ayan po yung takip, okay? Ano sir? Okay lang sir. Ano po yun sir? Ah, oh, wala. Wala. Saan nasira na yun? Nandito, buwa na. Gagamitin ko sa busina. Ah, ayo, naubos na yung aking pang GY6 eh. Naubos na yung pang GY6 ko eh. Magkano na yun ang kalbo? Sa busina. 200 yun mahigit eh. Ewan ko lang kung bumaba na. So yan. E ganyan lang po yan ha. Wala sir eh. Pasensya ka na. Sesya ka na. Sesya ka na, sir, ha? Ayan, nakita po nyo. Ba't kinukulang pa yung relay na maliit? Yung bus po? Oo. Opo. Parang ako yung nakuwanan. Nahinaan. Nahinaan? Nakapagamit na po ako yung universal yung nasira. Oo. Malagitik na lang yung relay. Sir, buo yung busina. Buong busina. Busya. Buo po yung busya ng tapo. Ah, nalagitik na. Huwag po yung kalimutan yung spring. Doon na yung switch ay tik. Ah, oo. Ganun ang nangyayari. Ayun lang, pare. Pasensya ka na, pare. At wala na naman eh. Ano yung para? Yossi ko, 7 lang, Malboro. Tatakbo na. Huwag na lang pagkasilit sa bote. O sige pare. Okay. O yan, pagkasilit mo lang sa bote. Pagkasilit mo lang sa bote. Naman nyo. Ganun lang yan eh. Okay po. Kaya ayang kaya nyo magbaklas ng ano eh, nang sabi ng oil pump. Kaya ang oil pump eh, na hindi ko lang kung saan ako nahin nagbaklas ng ano eh, spring. Ayaw pare, walang ka-problema. No problem pare. Wow, okay ah.
Eh baka talaga lang mababait ang may-ari niya, mabait pare. Ayos lang pare. Okay po, balik tayo mga paps. Pwede niyong kalasin to, itong nut na G's. Para hindi kayo mahirapan pagpapasok ng spring. Okay po. Ngayon lang po yan. Kalimitan, nakatapat lang po yan doon, di ba? Sa araw. Tapos sa mismong sagad, throttle. Sagad ng throttle natin sa mismong bilog, yung marking na bilog. Tapos, ito. Ito yung pinaka-takip niya. Takip nyo lang. Yan po. Ganyan lang yan po. Tapos, ito po yung ano yan, board. Okay po, ganyan lang kasimple. Kasimple ang oil pump natin. Ganyan lang po yan. Pag binalik nyo na po ito doon sa crankcase, ganyan lang po. Ganyan po. Ganyan lang po. Pwede likuran yan, no? Pwede likuran yan. Washer po muna. Woodruff key. Then ito. Washer. Circlip. Okay po. Okay, ganun lang po yan mga paps, mga sir, mga ma'am.